guys, welcome to Arin's May channel, and for today's video, i-review ko ang Wet n Wild foundation in a shade of Buff Bisque. Ito guys, if okay siya, if full coverage ba siya sa face or hindi. So, let's try this on. Okay, let's start. Before, pati rin ako tulog-tulog kung gusin ko, kung sana yung mag-salita sa cam. Sorry po. Tao lang. And before natin ilagay sa face natin yung foundation, dapat tayo maglagay ng moisturizer, guys. Kahit na marami tayong nilalagay sa face natin, kailangan natin ng moisturizer or kaya primer. Parang naamoy ko na. Parang yung amoy niya, pink! Parang paint na amoy. Yung pintura, guys. Pero okay na, so maganda yung kalalabasan. Kaya na yun. Hindi na lang pansinin yung amoy. And then, gamit tayo ng sponge for us to blend this foundation. Wait, guys. Para na lang sa inyo, gamit ako ng brush para mag-blend ng foundation, half nung brush and then half yung sponge para ma-determine natin kung saan siya mas okay na gamitin. Okay guys, let's try it. Yan yung kinalabasan nung sponge. Yan yung kinalabasan na ginamit ko itong brush. Yan na guys, yung half face to. And then, susunod na natin yung sponge dito naman sa kabila. And guys, katapos ko lang, left side is yung brush and then sa right side is yung sponge. Alin sa inyo yung mas okay na gamitin? I think yung maganda is yung sponge. Ano yun guys, sa malapitan. Diba? Ano yung mas maganda sa inyo? Para sa akin, yung maganda is yung sponge. Kasi na-even niya yung mga nagkikiki sa face ko. Parang na-blend siya ng maayos. Kasi nung brush, hindi siya na-blend ng maayos. Puti siya masyado. So, dito ako sa sponge. Kumbaga. Balikan ko kayo guys, mag-retouch lang ako, mag-lipstick, kunting lipstick, and then mag-contour ng mga medge. May inuto sa akin si nanay. So, balikan ko kayo. Bang! Pak! Sorry na guys. Tapos ko lang guys, mag-retouch sa task ko. Mamaya na lang, i-update ko kayo guys kung okay siya. Kung okay yung kinalabasin tong foundation, no? Kung nag-last talaga siya, kung ilang hours siya nag-last sa akin, nagulas na yung face ko, kasi medyo mahulas yung face ko talaga, guys. Madali akong pawisan, and bye guys! Balikan ko kayo mamaya if okay siya. Bye! Hi guys! Nandito na ako ngayon sa bahay. Napunta ako ng tindahan kanina pagkatapos kong pumunta sa palengke. And then, ito na yung kinalabasan ng aking mukha. Kung mapapansin nyo, medyo nag-oil up na ako. Pero hindi pa naman siya as in na haggard. 6 hours pa lang yung nakakalipas. Ganyan na siya, guys. Ito kasi, sa left side, yung ginamit natin is yung brush. And then, sa right side is sponge. Dito sa may bandang nose area ko, medyo nag-oil up na. Dito, hindi pa gaano. Pero dito banda sa aking mga nose area, nag-oil up na talaga siya, guys. So, sabi ko lang dito sa foundation na to is napakaganda, guys. Grabe siya, guys. Kung mag-oil up man ako or mag-oil up yung aking face, mukha pa rin siyang hindi na haggard tingnan yung face mo. As in, glowing pa rin siyang tingnan. Nag-oil up ako sa may bandang nose area ko, pero hindi siya as in na parang, ang haggard ko na, ganyan. Parang hindi siya ganyan na parang sabi, parang natural lang ba? Parang ganun yung effect niya sa face ko. So,
then maganda siya guys, promise. I-recommend ko siya sa inyo. Kung gusto niyo bumili ng foundation, ito yung bilhin niyo kasi worth the money. Kahit na hindi naman siya mahal, sakto lang yung for the foundation na price, okay na siya guys. Worth it talaga. Yun lang yung aking review for the Wet n Wild Photo Focus Foundation. Thank you for watching this video and subscribe to my channel. Kung hindi pa kayo subscribe guys, mag-subscribe na kayo sa aking channel. Thank you for watching this video. Till next time guys, bye!